Bumili ako ng mini sandwich and waffle maker. May dalawa siyang kasamang sets ng plates. Ito yung pang sandwich or pang grill at saka yung pang waffle. Ayan siya, maliit lang siya at ang cute-cute niya. Ang ganda ng kulay. Kung ano yung crisscross pattern doon sa sandwich or doon sa grill plate niya, yun din yung naka-embossed sa harap niya. Ang ganda. Yung paa naman niya, doon mo na rin iikot yung power cord pag hindi mo siya ginagamit. Ang dami kong pinagpilian, pero nung nakita ko yung kulay niya, yun ang naging deciding factor ko kasi kakulay niya yung mini toaster oven ko. Sana nga lang medyo mas mahaba dito yung power cord niya. At ganito naman kadali magpalit ng plates. Ayan yung heating element niya, oh. Tingnan niyo yung mata ni Mochi, sakto dun sa butas. Titingin pa yan uli. Ayun. Hi, ang cute-cute talaga. Buti hindi ako nagkamali sa kulay niya. Ternong-terno sila ng mini toaster oven ko. At ang cute-cute nilang kasama ni Mochi. Gusto ko rin i-appreciate yung stillness ni Mochi sa video nito. Napaka-cute niya at napaka-behave niya. May iba pa silang model na may timer, pero ito talaga yung nagustuhan ko kasi sa simplicity ng design niya at saka yung sa kulay nga niya. Inisip ko nga maigi kung kailangan ko yung timer. Pero naisip ko yung mga niluluto naman dito, hindi naman talaga pwedeng iwan ng matagal, kaya naisip ko okay na rin na walang timer. Ito nga pala yung indicator light niya. At ito naman ang unang niluto ko, waffle na okoy at gulay. Wala pa ata ako nakitang nagluto ng okoy sa waffle, pero tingnan nyo guys, tingnan nyo yung likod niya, waffle talaga siya, nakakatuwa. At pakinggan nyo to guys. Hindi ko akalain ganito siya magiging ka-crispy kasi hindi naman siya deep fried. Subukan ko nga to next time sa air fryer.